fun with Cake at 12 Lessons. Don't forget to subscribe! It's more fun in the Philippines. Ito ang kampanya ng kagawaran ng turismo sa magagandang tanawin at buok pasyalan sa Pilipinas. Isa-isahin natin ang mga ito. Nangunguna ang Puerto Princesa Subterranean River National Park na makikita sa Palawan. Ang Subterranean River o Underground River ay isang mahabang ilog sa ilalim ng yungib na may mga batong mineral. Mistulang nakarating sa Paraiso ang naging reaksyon ng Pangulo ng New Seven Wonders of Nature na si Bernard Weber nang kanyang bisitain ang Underground River sa kauna-unahang pagkakataon. Mga puok pasyalan sa Mindanao. Sa bahaging Mindanao, makikita ang talon ng Maria Cristina sa lungsod ng Iligan sa Lanao del Norte na isa sa pinakamataas na talon sa bansa. Mula sa ilog Agos ang talon na ito na may taas na 320 talampakan. Ang lakas nito ang nagtutustos ng kuryente sa malaking bahagi ng lungsod. Kilala naman ang Sambuanga sa mga Vinta, isang tradisyonal na bangkang matatagpuan sa mga baybayin ng lungsod ng Sambuanga. Makukulay ang banderitas nito na sumisimbolo sa makulay at mayamang kultura at kasaysayan ng mga naninirahan dito. Ang Bundok ng Apo sa pagitan ng mga lalawigan ng Davao at Hilagang Cotabato ay ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ito ang tahanan ng ibong agila o Philippine Monkey Eating Eagle. Tinatawag na haribon ang pambansang ibon ng bansa. Dahil kakaunti na lamang ang lahi nito, itinayo ng pamahalaan ang Philippine Eagle National Center sa Malagos, Davao. Dito kinukupkup at pinararami ang mga agila. Ang Rizal Shrine ay dating tirahan ng bayaning si Jose Rizal sa lungsod ng Dapitan, Sambuanga del Norte. Makikita rito ang mga punong itinanim ni Rizal noong naninirahan siya rito. Mga puok pasyalan sa Kabisayaan. Sadyang marami ring tanawing nakabibighani sa Kabisayaan. Ang Boracay Beach sa lalawigan ng Aklan ay tinatayang may habang 7 kilometro at hugis buto ng aso ang kaanyuan. Pinong-pino at maputi ang buhangin dito, kaya maraming Pilipino at dayuhang turista ang nagpupunta anumang buwan ng taon. Kahanga-hanga ang mga burol na matatagpuan sa Carmen Bohol. Ito ang Chocolate Hills na tumpok-tumpok na mga burol. Kapag panahon ng tag-ulan, kulay luntian ang halaman sa mga burol. At kapag panahon ng tag-araw, kulay tsokolate ang mga ito. Ang hugis at kulay ng mga ito ang pinaghanguan ng kanyang pangalan. Narito rin sa Bohol ang pinakamaliit na unggoy, ang tarsier. Gusto mo bang malaman ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas? Ito ang tulay ng San Juanico na naguugnay sa mga lalawigan ng Samar at Leyte. Mabilis ang paglalakbay ng mga tao at pagdadala ng mga produkto sa pamamagitan ng tulay ng San Juanico.
Dumako naman tayo sa Cebu, isang lalawigang napakayaman sa kasaysayan. Matatagpuan sa lungsod ng Cebu ang Cruz ni Magellan at iba pang pananda ng ating kasaysayan. Narito rin ang Santo Niño Shrine na dinarayo di lamang ng mga turista kundi maging ng mga relihiyoso tuwing kapistahan nito ng Enero. Mga puok pasyalan sa Luzon. Ano-ano naman kaya ang magagandang tanawin at puok pasyalan sa Luzon? Nangunguna rito ang hagdang-hagdang palayan sa Banawe e Fugao. Itinanghal ng UNESCO ang tanawing ito bilang World Heritage Site dahil sa kamangha-manghang pagkakagawa nito na hinubog ng mga ninunong Ifugao. Isa itong patunay ng sipag at tiyaga ng mga Filipino. Ang Vigan sa Ilocos Sur ay kabilang din sa mga natatanging puok o World Heritage Site na iginawad ng UNESCO. Ang kauna-unahang windmill sa Pilipinas ay nasa Bangi, Ilocos Norte, kaya tinawag itong Bangi Windmills. Nakaharap sa dagat ang malalaking helice nito na pinagkukunan ng lakas enerhiya mula sa hangin. Bumaba tayo mula sa bundok ng Banawe papuntang Pangasinan. Sa lungsod ng Alaminos ay matatagpuan ng Hundred Islands. Ito ay tumpok-tumpok na mga pulo na nagkalat sa golpo ng Lingayen. Tatlo sa mga pulo ang ginawang atraksyon sa mga turista. Ito ay ang Governor's Island, Quezon Island, at Children's Island. Maraming bulkan sa Pilipinas, ngunit ang pinakamaganda ay ang Bulkang Mayon dahil sa halos perpektong hugis ng kono nito. Pinakaaktibong bulkan ito sa bansa na matatagpuan sa Albay, rehiyon ng Bicol. Hinango ang pangalan nito sa isang alamat ng Bicol na Daragang Magayon na ibig sabihin ay magandang dalaga. Isa pang bulkan sa Luzon na dinarayo ng mga turista ang Bulkang Taal na nasa gitna ng lawa ng Taal sa Batangas. Nalibang ba kayo sa pamamasyal? Tunay na kahanga-hanga ang magagandang tanawin at puok pasyalan sa ating bansa. Sa pagpunta sa mga puok na ito, tayo ay nalilibang at masayang nagpapasalamat dahil biniyayaan tayo ng mga yamang ito. Kaya tungkulin ng bawat mamamayang tulad mo na pangalagaan at panatilihin ang kagandahan ng mga tanawing ito.